Cecil, yun nga. So I think yun yung kailangan iman dito ng EVOS. Siguro hindi sila ganun ka-threaten dun sa Rafa or Matilda. Mas kailangan nilang problema yun dito yung Cecilion. Kahit meron silang Natalia, yung Cecilion maganda pa rin siyang kontra kung sakali dito sa may Xavier as well as Damasha. At the same time, dahil meron ka namang Esme na pang frontline, tapos meron kang Ling, problema pa rin yun. That is also applicable dun sa Lilia. Medyo mas early game centric lang. Doon sa compared sa Cecilion. Dapat Cecilion yung tinanggal, honestly. In all honesty, dapat Cecilion yung tinanggal. I get the reason why they banned the Lilia. Again, as you said, it's a much more early game centric hero. Yep. Pero ang main problem nila dito is yung damage output na pwedeng lumabas sa Omega. Right. It's not just about the Ling. It's not just about the 1-1. Pwedeng manggaling pa kay eto Maxo Beatrix. Yung magiging choice ng EVOS dito. Again, Rafaela is still up there for Omega. Yep. Pero hindi ako magugulat kung i-curveball nila to. Gusto ko makakita ng ibang heroes. Gusto ko makakita ng Kufra, Ruby, or even the Johet. Yeah, yung Cho, I think yung Cho nandun din. Pwede. Dito. Although, yun nga, parang Rafa. Or, what if mag-popol ano sila, post-fine? Oo. Maganda rin yun. Bubble Tank. Against Masha. Masha, Xavier, Natalia. Actually, Xavier, hindi ganun kaganda matcha. Pero o Rafa, yun nga. It's the Rafa and Cecilion. Cecil. Actually, Kagura. Pangbang dive din dito sa may Beatrix. Rafa, Cecil. Easy. Too easy. Sino na-miss natin dito? Yung Esme lang. Esme lang. Sabi natin Angela eh. Pero ganun na rin yun eh. Back siya. Promise. Walang ibang choice. Gear. Lista mo na. Pag ito nag-Benedetta, tapos ang boxing. I think mag- I like it. Lancelot. Okay, curveball. So, different EVOS SG that we're seeing right now. Yep. Confident ba tayo rito sa match at Wolf? I'm super duper confident dito sa lineup. Ang ganda na masyado ng heroes na Omega dito. I do agree. 99.9%. 99.9% win rate for Omega. And feeling ko, yan din ang nararamdaman ng buong Pilipinas. Barangay Omega, mag-iingay. At syempre, pasa natin kayo sa mga kasas natin na for sure, mag-iingay din. Maganda yung adjustment. Ninakaw, Kuya Ters. Ninakaw ang Masha. Kaso, parang ano eh, may onting... Onting lead tagi si Trix eh. Kuya Adamir, parang ano eh. Pangatlong beses na yan eh. Nag-Trix ulit eh, no? Ewan ko ah, pero... Pangatlong beses na yan eh. Kumbaga, ginamitan ka na ng Black Panther ng dalawang beses. Oh. Tapos, pinakawalan mo si Tiger Face. Si Tiger Face. Hindi ko lang alam ha, Kuya Toys ha. Kumbaga, lahat na ng pang-counter sa gold. Kasi, kumbaga, ang Omega, ano yan? Ine-expect na nila okay. Na mag-Beatrix si Kuya Adam, si Adamir. Biruin mo ha, nilagay na yung Iritel. Ngayon, pinorspeak pa yung 1-1. Pero sige, Bea pa rin tayo. Laban pa rin. Pero kasi magandang pang-counter sa ano yan eh, sa 1-1 yan eh, yung lineup nila. Yung ano, Xavier tapos Beatrix. Kung pwede. Kailangan lumapit. Pero pag laning, palag-palag lang. Pagka-laning, magdasal-dasal ka na, Adamir. Oo. Pero nagigets ko naman, kasi kung intindi mo mabuti, EVOS SG, sila nag-aabol dito kay Butters. Mm-hmm. So, kumbaga, kailangan na nila lahat, kunin na nila lahat ng ano nila, lahat ng ng mga sambayan ng Singaporean. Pumunta na sila dun sa Lion Fountain. Kailangan na nilang dasalan yung Lion Fountain kasi pag natalo sila dito, wala nang Singaporean representative. Oh, and recently, ang lakas ng Singapore kasi ang mga tournament, yung mga N2, M3, ginawa yung lahat sa Singapore. Eh ngayon, napunta sa Malaysia. Wala nang home court advantage. Ang recent na nakita nating showing ng mga kaibigan natin from Singapore ay SEA Games. At na-bronze medal pa sila nun. Oo, pero ngayon, mukhang lead tagi ang Vapor eh. Agree ako kay na Wolf, kay na Kuya Midnight eh. Ang sabi nila, confident sila sa lineup ng Omega. Kasi ako din naman, itinan mo ha, meron tayo late game. Tapos yung 1-1, isa sa kinakatakutang gold laner ngayon, napunta kay Kelra. Mm-hmm. Isa din sa mga pinakakinakatakutan. Oo, wala na, nabigay eh. Oh, dito Max Prime, tatamaan. The damage is not enough! Okay, nag-thunder. Retry. Nag-thunder. Ganda ng Tempest of Blades. Pasok ngayon si Ryzen. Ryzen mapapa-out. Finally, nakuha EVOS SG ng successful team fight. Sumubok Commander Go Omega. Oo, ngayon, hindi sila makakapag-turtle sa side ng EVOS SG. Dahil nagamit nga yung Retry to take down itong si Eto Max. Okay, so medyo goods ang... Okay pa. Goods and trade. Pero si Rencho, wala talagang pakialam. Sabi ni Rencho,
Mapa Masha, Mapa Esmeralda, andito ako, matigas ako. Basta yung mabilisan tumakbo. Yan ang mga palagpalong-palo kay Kuya Renzo, yung mga takbuhan ni Heroes. Track and field. Track and field. Ay, alam niya na yan, nagmamasa yan eh. Biruin mo, ganun yun, kapag favorite mo yung hero, tapos kalaban mo yung hero, alam mong counterin. Alam mo kung paano ka counterin yan. Oo. Kumbaga, master mo yan eh. Oo, na-master niya na yung game 1, game 2. Ngayon, katapat niya is the Masha. Nauunahan niya si Kuya Nick pagdating sa pag-alis sa mga XP lane. Pero Evo's SG, kumakapit ang onte, Butters. Nagkamali ata si Kuya Gerdo na na-retry niya si Ryzen. Ay, kala ko yung Ursaber. Ang na-retry niya, si Ursaber. Si Ryzen yun na-retry. Si Ryzen yung na-retry. Hindi niya na-target, hindi niya na-target. Hindi niya na-target. Hindi niya na-target. Ito, sinasabi ko, mabilis talaga mga kamay ng mga Pilipino eh. Oh. Never mo matatalo ang Pilipino sa retryhan. Yun nga eh. Sa atin nga na nauso yung retrihan na term eh. Oo nga eh. Ay, na-retry. Diba? Madaming klaseng retry. Maraming klaseng retry. Pero sa palaro, never. Never mo matatalo. Kumbaga kung magkakaroon ng retry kings, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas yan. Oo. Masterful retribution. Uy, ayun si na, JPL! Tinamaan ng Holy Blessing and there is your crossbow of thang. 1-1. Tinahabol ngayon si Gear. Ay! Kuya Batoy, ay, si Gear, tumumba! Ayun na. Ryzen dito, nag-iinit na. Di pa nga tayo tapos magsalita eh. Alam mo kasi, parang ayan, nilista na to ni Coach Pakbet eh. Dinokyo na ni Coach Pakbet. Nag-coat na eh. Oo, Coach ni Coach Pakbet eh. Oh. Nag-coat na eh. It's all about the coat eh. Kumbaga, kapag ka nag-coat na si Pakbet, hindi na sila nagbibiro. Wala na. Pagka sinabi na ni Sapno. Yung... Si Pakbet, pinantatapat kay Alden Richards yan sa Pilipinas. Oo nga. Pinag-coat nyo pa? Naku. Pinag-coat nyo pa? Bakit? Kuya Alden, magsulat-sulat ka na Alden Richards. Hello, Kuya Alden, pero... Ito na si Alden Richards. Si Pakbet lang, ano na eh, goods na eh. Oy. Pakbet lang eh. Ang tagal na rin ni Pakbet eh, anong no? Anong gagawin ni Alden kay Jomi? Eh, wala eh. Jinomi Avalos. Jinomi Avalos na yan. Jinomi Avalos. Lista mo na, Jomi Avalos. Shout out kay Kuya Alden, one of the fans din ng MLBB. This time, Omega is trying their best to get more out of Evo's SG. Si Nick, Kuya Nick. Takbo mo yan, Nick. Takbo mo na, Kuya Nick. Tama yan. Takbo mo na, Kuya Nick. Takbo mo na. Ninakaw yung Masha, pero yung gamit, tarong tagalitan. Kuya Butters, ha? Ito ano pa. Ano yan, ano yan? Konting analysis sa laban na to. Nagnatalya ko po na ng Evo's SG. Kaso kasi may Rafaela yung kabila. Bakit nga ba lamang ang Rafaela sa Natalya? Tatandaan mo yung Rafaela, kapag ka nasa bilog kanya ng first kill, kapag ka nalaglagan ka niyan, regardless kung nakikita ka niya o hindi, tatamaan ka. Yun nga eh. Paano mo papalabasin yung Natalya? Tamaan mo ng kahit ano. Tamaan mo ng kahit anong bulalakaw na nilalabas ng isang Rafaela. Natutunan natin yan, season 5 pa eh. Oo. Kahit nasa bush ka na Natalya, pipindot lang ng first kill yung Rafaela. Kahit nga pumikit, tatamaan ka. Basta lumabas na yung alert. Oo. Yung ringtone. Yung lumabas yung exclamation point. Mm-hmm. Kaya hindi makagalaw ngayon si JP. Ano mo tawag doon? Ano? Exclamation point notify. Yun nga. Nanonotify sila na nandun yung Natalya. Doon sa may okay area. Eto guys ha, maging klaro lang. Maging kumbaga, realty ano, lang. Realty. Lamang ang Omega ngayon. Lamang na lamang. Ang taas ng kalamangan. 3K. Ngayon, kailangan nating alamin paano makakabalik ang Evo's SG dito. Paano tayo mabibigyan ng laban na malupit, Kuya Butters. Kasi biruin mo, binuhos na ni Adam Irlat ng skill niya, bitin pa rin. Alam mo, kailangan nila dito, kailangan ni JPL talaga makahanap ng mga pick-up. Kaila Eto Max, kaila Kelra, kailangan nilang parusahan si Ryzen. Yun. Yun sana yung plan nila nung una eh. Pero kasi, hindi nila magawa, kasi alisto din to si Chakno eh. May rapa kasi. Kumbaga, si Chakno, ginamit niya yung Natalya kanina. Oo. Sabi niya, Afrey, alam ko kung paano kalabanin yan. Inadjust eh. Coach Pakbet eh. Sinuot niya yung suit eh. Oh, tinan mo si Chakno! Oh! Madulas! Si Kuya Munchak! Buhay pa ba si Chakno? Hindi na. Pero the amount of time para kunin si Chakno doon ay napakalaki. Napakadami at mas marami pang space ang nakuha ang Omega para sa laban ito. Wala nang ginagawa si Adam, yung hindi na siya makapwesto talaga. Kumbaga, sinisindak na siya ni Kelra. At si Kelra dito, tamang creep walk lang eh. Wala na, sindak na si Adam. Kumbaga, Kuya Adam. Kumbaga, di ba, nung grade 3 tayo, oh,
nagki-creep walk na yung mga kaibigan mo. Naabutan mo pa yung creep walk? Oo, oh, ikaw, inabutan mo di yun. Di ko na naabutan yun. Inabutan mo yun. Sabi mo nga, yung favorite mong kanta doon, yung Rock Baby Rock. Oo, oh, left, right, left, right. Sabi mo, yun yung gusto mong kanta. Fun fact, favorite ni Coach Yeb Meister ang pag-creep walk. Oo. Oh, oh. Kung mayroon kayong creep walk battle, na kung mauso man ang creep walk battle ulit, binabati namin si Yeb Meister. Siya ay pantatapat natin. Tatandaan mo, noong mga panahon na yon may dayo, di ba? Oo. Oh. Si Yeba, ang ginagawa sa kanya, Yeb, meron tayong kikripukan oh. Doon sa may gilid. Yeb, onting bali, Yeb, ha? Literal, pandayo. Oo. Oh. Pandayuan, pandayuan, pandayuan. Kung may MSC ang creepwalk, si Yeba ang laging ang number MSC. One pick. Oh. The number one pick. The number one pick. Pasensya na kayo guys, napunta lang sa ibang sabi, usapan. At oh. Alam mo, napag-usapan natin, yung pupuruhan natin, yung player ng Ibos SG. Kaso napuruhan natin si Yeba. Totoo naman kasi. Ito guys ha, pasensya na kayo kasi realty lang, realty. Realty. Realty, lamang ang Omega ngayon. Lamang kasi ang Omega. Kasi ito yan eh guys eh. Kung i-analyze natin laban, kailangan nang i-analyze na natin yung win condition ng Ibos SG. Kasi kahit anong mangyari, realty. Realty. Lamang realty. Ang Omega ngayon. Lamang eh. Wala ka lang kailangan pag-usapan yan, lamang oh, eh. Lamang ang Omega ngayon. Oh, eh. So ibig sabihin, alamin na lang natin sino ang ire-represent natin sa creep walk. Oo, oh, oh. Creep walk. Si Yeb. Si Yeba. Oh. Pag okay. Si Yeba nag-creep walk, Diyos ko po, pumu-45 degrees yan. Oh, lahat. Lahat yan. Bumabali pa yan. Bumabali pa yan. Pasensya na kami ulit mga kasambayan ng Pilipino. Ha? Kung ba, chit-chat muna tayo. Chit-chat muna tayo. Chit-chat muna. Lamang eh. Muna natin lamang eh. Lamang eh. Wala naman tayong gagawin. Oh, sige, oh, Rencho. Oh, sige, Rencho. Let's. Mausay, 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 mausay. Grib, credit where credit is due. Mausay. Mausay. Pero real talk, lamang ang Omega ngayon. Real talk, ang galing ni Yeb mag-creep walk. Yun na yun. At si Ada Verulica! Ay, naku! Grinipo ka ni Mr. Guerra! Pero si Mr. Guerra dito! Na Thunder Club! Kelra na yung tumatak mo! Ay! Hindi na napag-creep walk si Kelra! At mukhang ito na yung iniintay natin na sinasabi nga natin kailangan ng Ibos SG to get back to this game! Even though yung Lord ay napunta sa Omega, Thirst, tama ka! Tama ka! Sabi mo kanina, kailangan mag-pick off ng Ibos SG. At oo, yun yung nangyayari. Kailangan nila gamitin si JPL. Kaso si Ryzen, galit na galit kay Gear. Uy, galing mo. Gear, saan ka pupunta? Dodgeballs, dodgeballs. Ano yan? Pero sumubok mag-dodge. Huwag ka naman masyadong magalit, Kuya. Hindi naman, hindi naman. Basic lang. Kasi real talk. Magaling si Yeb mag-grip walk. Yes. And, kamuntikan makukuha ang Ibos SG. Kamuntikan, kamuntikan. But then again, you have Ryzen na lamang na and everyone for the side Omega. Kasi titignan mo mabuti, may Sicilian pa ang Omega mm-hmm. na kay Tito Max Prime. At tumumba dun sa Renjo dahil niyakap niya ang Torre ng mahigpit. Okay lang yun. Kasi usually ang Torre ko, yung Torre mo yung hinahiyakap mo ng mahigpit. Kaso nung panahon na yun, niyakap niya sa mga pre. Okay lang yan. Sayang naman lamang tong Torre. Kami ngayon eh. Sayang yung Torre na to, pwede pa next game. Kung pwede lang bigyan yung RSGPH ng Torre, binigyan para sa next game, binigyan na ng Omega. Mm-hmm. Ito kasi yan, Kuya Butters. Ano yan? Kailangan natin analyze ulit eh. Nakapitas yung Ibos SG. Nakapitas sila. But the problem is, habang pumatagal ang laban, the more din lumalakas ang Omega eh. Yung Sicilian kasi to bro eh. Mm-hmm. Sicilian na late game to. Kung late game ang usapan dito, kailangan natin bigyan ng respeto yung side ng Omega. At hindi din sila masyado nag-rush. Dahil nga, yung scaling composition is on the side of Omega. Ngayon, paano nga ba pipigilan ng Ibos SG yung pag-scale? Oo. JPL. Nakay JPL. JPL. Si John Paul. Si John Paul. Si Mr. John Paul. O ang favorite na tawag sa kanya ng kanyang mga tropa, Japol. Si Mr. Japol. Oh. Kahit sino sa Pilipinas makaka-relate kay JPL. Kasi bawat mamamayang Pilipino sa buong mundo nagkaroon ng kaibigang John Paul. John Paul. Dalawa lang yan. Either John Paul or Juan Paulo. Si Nick. Si Nick. Kuya Nick din. Feeling ko lahat din ng tropa mo may Nick. May Nick. Kasi si John Paul, kalibel niyan si Tita Girly. Si Tita Girly. Si Mercy. Si Tita Mercy. Saka si Kuya Boy. Si Kuya Boy. Ah, si Kuya Boy. Si Mang Boy. Si Mang Boy. Kuya Boy, Mang Boy. Kuya Boy or Mang Boy. Kaya si JP. So ibig mong sabihin, na kay JPL ang bola. Na kay JPL ang bola. Sa pagiging relatable. Oo. Oh. Naka-execute siya kaya Toys ha. Kaya niya bang mapatumba si Kelra dito? Kayang-kaya. Kasi tinignan mo yung gamit ngayon ni Kelra, wala pa siyang wind chant. Wala pa siyang wind of nature.
Ah, pwede. So, ibig sabihin, kaya niya ma-burst down. So, ibig sabihin, ang kailangan gawin ngayon ni Chakno, dikitan niya si Kelra. Yun nga eh. Yun nga. Yun nga problema eh. So, sinasabi dito ni Butters na kay JPL ang bola. Pag si JPL o Marangkada, si Mr. John Paul, kailangan i-follow up ng Ibos SG. Na, Cecilia din may damage ha. Wala pang death Cecilia, wala pang death si Nick. Alam mo saan ako natatawa ngayon? Sa tanan ng buhay natin dito sa MPL, sa dami ng tournament na sinilihan ni JPL, ngayon natin nalaman na ang totoong pangalan pala niya, John Paul. John Paul Lazaro. Si John Paul Lazaro. Somewhere out there. Si Mr. John Paul. Uy, kaibigan natin yan, si JPL. Kabaryant ni Kuya Honda yan eh. Oo, tsaka si ano, Soul. Oo, kaibigan natin. Alam natin nanonood si Soul ngayon dahil favorite niya daw ang MPL Philippines. MPL Philippines at correct. Tagalog broadcast. Shout out to you, Mr. Soul. I hope you understand us. I hope you understand us. Work only, no personality. No personality. Okay? Alam mo na yan, Mr. Soul. Alam mo na yan. Here we go. This is the Lord fight. Every time we're seeing na ang Pilipinas sila sa gitong sitwasyon, sila nakakuha. Pero kaya ba ng Ibos SG to get this crucial Lord? Kalahati ang buhay ng Lord. Susubok si Chakno. Nag-batspace. Nandun si Kuya Nick. Nasa likod si Kuya Nick. Sino-sino pang niya? Si Kelra. Pero si Kelra kumikrip po kapag si Kipulato na dead. Nako! Walang nauli si Kuya Nick. Hiniingal si Nick. At tatlo na wala sa Ibos SG. At si Mr. John Paul. Ay! Hindi kinaya. Hindi kinaya ni John Paul. Ay, si Adamir. Gusto talaga. Tumatakbo palabas. And that is going to be Chakno taking down Adamir. Tignan mo, Chakno patay na. Kumakamada pa. Kumapalag pa and it's official. Pwede na kayo mag-status. Panalo ang Omega at buhay pa ang barangay. Ryzen, atat nang magmerienda. Pero hindi pa rin tapos. Tumumba. Okay. Mausay. Ibos SG, magaling mag-dep. Akala natin tapos na. Nag-status na sana lahat ng mga page. Ginawa na nung graphic artist na Omega Wins. Pero hindi pa pala. Men. Hindi pa pala. Somewhere out there, nandito si Santi. Nakahawak na siya sa phone niya. Mag-i-status na siya. Magsa-status na sana si Santi. Magsa-status na sana si Santi. Mag-rap na sana siya. Simulan natin sa Kings of Sea. Ito na kasi simula. Ito na lower bracket ang totoong simula. Here we go. Another Lord attempt. Heals mumula dito sa side ng Omega. Ryzen is down though. Ryzen kakabuhay pa lang! Oh no! Oh no! Nakuha ni Gear pero pinaul na siya ng bala dito this time. Kelra with the arrows. Si Ryzen! Kapag si Ryzen nandun, pinasarap lang guys. Si Adamir, nagtatago dun. Buhay ata si Adamir pero makita siya ni Renchu. Nakita ka na si Chakno. Saan ka pupunta, Kuya Adamir? Nahuli ka pa ng Holy Baptism. Ang pagkakamali. Congratulations! Gusto nang ubusin ng mga Pinoy ang lahi ng Singapore sa MSC. Tatapusin na ng Omega. Excited na sila mag-dinner. Tatlo na lang ang natira sa barangay. Si Chakno na lang ang natira. Si Chakno na Rafaela niyang numonormal. San ka nakakita ng Rafaela ang numonormal? Only Chak in Mama, the Philippines. Only in the Philippines. Buhay pa ang Singapore though. At Omega clearly owning the game right now. Alam mo, may mga effort din na ginagawa yung Evo's Ash dito at unti-unti nilang nabibigay yung magandang laban sa side ng Omega. Kaso, ang naging problema ng side ng Omega is nahuhuli na nanguhuli si Kelra all throughout. Galing, no? Galing ni Kelra, at alam dito ni JPL na wala ng holy baptism etong si Chakno. Oo. Yun yung time niya para sumugod. Sugod sana. Ang galing ng ano, ng juggling ng Omega dito ng skills eh. Nadja-juggle nila yung mga cooldowns eh. O, tingnan mo na naman. Ibos na naman, oh. Hindi din sila takot eh. Laban ito din yung maganda sa side ng Omega. Lalaban sila. Tingnan mo. The Singaporean mindset. Wala silang ano. Wala na silang tore doon sa may gitna at saka may baba. Laban yan. Kaso, sila pa yung lumalabas. This is what you call laban the, yan. The ultimate Singaporean defense. O, tingnan mo. Kuya Butters. Uy, so grabe. Pati hangin, ini-snipe. Nakita mo yun? Oh, may kalaban sila. May kalaban silang hindi mo nakikita. Protektodo ang Omega sa laban na to. They know na kapag lumabas sila, ay pwede silang ma-burst down. This time, nagiging careful.
ang mga Pinoy. Hindi sila basta-basta sumusugod. Walang sumisigaw ng sugod. Kalmado muna. Para silang loony. Kalmado lang. Kala ko walang sumisigaw ng sugod kasi Singaporean sila. At Pinoy yun, yung Pinoy. Pinoy. Kasi siyempre, yung Singaporean, hindi sisigaw ng sugod. Uy, pero nako. Sige, rata sumugod. Naipit. Aray, pinalibutan ka na, Kuya Gear! Hindi kinaya! And there is the pick-off! Walang retribution! Ang Omega ngayon, maghihintay sila. Aabot ba si Gear? Naipit si Gear. Aabot ba si Gear? Crash Gear. Naipit. Na-crash Gear. Tama. Oh no. Grabe si Renchu, galit. Uy, pero si Grabe JPL. Nag-ulti. Teka lang, tinan mo si JPL ah. Si JPL naghahanap ng predator. Pre, wala si Gear ah. Buhay ang Lord. Pre, si JPL dito kapag tinutok, pwede sa National Geographic to eh. Pero nag-focus ang camera kay Ryzen Butters. JPL, closing in. Stalking his prey. Pang National Geographic to, pre! JPL, the predator. Can he take the bite? Oh, another one bites the dust. JPL, coming in. Mr. John Paul. Mr. John Paul! Ginawa na ni JPL lahat ng makakaya niya para nakawin yung Lord na yon. Nag-National Geographic na tayo pero hindi pa rin hinabot ng Predator ang kanyang prey. Yung Lord bubunan side ng Omega. Nasa Pilipinas pa rin ang kalamangan. Commended. National Geographic na din tong dalawang to. Commended si JPL. Pero hindi sapat ang lakas. Hindi sapat. Ang effort na ginawa ni JPL, ang si kaibigan nating JPL, and this time Omega, ito na ba ang tinatawag nating the finishing touch? Guys, pinaganda ang documentary. Pinasarap lang ang documentary. Pinaganda ang documentary. Pinasarap paano lang. Ka maggagawa ng compelling story? Kung walang rising action. Kung walang dilema, yes. Problem, and conflict. Kailangan mo ng conflict sa gitna ng magandang story. Kailangan mo ng establishing story. Kailangan mo ng tinatawag na the beginning, middle, and end. Tsaka pagka na, kuyari, sabihin natin, nagkaroon ng problema. Oo. Doon nalalabas yung mga news article, yung mga magandang story. It's all about the storyline. So dagdag yan ng mga news article. It's all about the storyline, bro. Dinagdagan lang nila yan. Pinasarap lang. Nagsa-status na lahat ng mga YouTube pages. Nagre-record na, nagsi-screen record na lahat ng gustong mag-screen record sa TikTok. Naka-ready na yung title ni Inspi. Naka-ready na lahat. OMG. Na-ready na mag-react si Doggy dito. Ready na rin mag-vlog si Chakno. Lahat na. Naka-ready na lahat. Lahat ng media. Pinapasarap. Pwede pumasok. Pinapasarap na ng Omega. Oh, sakit naman, oh, sis. Sakit mo, Renchu. Aray ko po, Renchu. At si JPL, wala nang nagawa. And official na. Pwede nang ilista to. There's your Mystic Field. Hindi pa. Pwede pa nila madipto. Nagre-ready na si Yeb Meister mag-celebrate gamit ang creepwalk. Oo. Nagre-ready na ang media team na i-record ang pag-creepwalk ni Yeb Meister. Kung sino man yung cameraman, kung pwede makita mo bang siya sa lounge. Pwede bang pakita siya sa lounge. Mo sa amin si Yeba na nag-creepwalk. Nagre-ready na. Ayan na si Yeba! Natapusin na alaman na to. Pumasok na si Nick. Si Nick, sinusubukan niya na lang. Pero naubos si Nick. Sige na nga! Pasok na ba si Gelro dito? It's over! GGWP! Ubus na ata ang Evos SG! Ang aga walang mo mag-announce! Jin, ang aga mo mag-announce! Sige na nga! Maagay announcement! Oy, Jack Lutin! Aray! The ultimate Singaporean defense! Ladies and gentlemen, The ultimate Singaporean defense, masakit pa rin! Bakit nga pa kumakapit pa rin ang Indonesia? Nag-advance na ako sa Indonesia. Bakit nga ba kumakapit pa rin ang Singapore sa laban na to? Anong meron sa Singapore, Kuya Butters? This is the Singaporean pride. Gusto talaga nilang panindigan at panghawakan na sila na lang yung Singaporean team na nandito at hindi sila pwedeng malaglag basta-basta. So ibig sabihin puso. Puso, Singapore. Pumupuso ang Singapore. Ang dami ng MPL event ang nangyari sa Singapore. Kasi ang gusto nila dito, lakad matatag sa tournament. Lakad matatag. Pag natalo sila dito, lakad matatag pabalik sa Merlion. Kamuntika, nakita mo kamuntika ng Makabim doon. Yun, Lord. For all of the Singaporean fans na nanonood ngayon,
Pumupuso pa si Gear, pumupuso pa si Adamir, pero kakayanin ba nila ang lason ng barangay? Alam mo, iba ang dagtang lason eh. Iba ang dagtang lason sa bottom lason. Sa ano sa lower bracket. Pati si JPL. Si Mr. JPL. Ayan na naman si JPL. Scouting everything. Kaso, pag lumapit kasi ng onti si JPL dito, ang nakikita niya, limang tao. Deche. JPL, sumusubok na naman. Pang-ilang lord na ba to, Kuya Butters? Pang-ilang lord na ba to, Kuya Butters? Magiging lima na. Pang-limang lord na to ng laban na to. At ayun, natatapusin na nga sila. Adamir! Wala na siya makikita! And it's a GG player! Omega ang lason! Pero na doon sa GG, mauli niya, wala! Immortality! Dalawang deaths! Isang minuto, dagdang insulto para sa side ng EVOS SG! Hindi na ata kakayanin to! Cecilia! Here we go! Pasok dun si Gear! Gear, trying his best! Pero wala na siya magawa! Tumataan to yung clock! Pero kumikrimpok na lang si Kelra! Tapos ang laban! There's your bad space and laban lang! Oh my goodness! The first step papasok sa next round ng lower bracket, tinatakan na ng Omega ang ticket ng Singapore pa uwi! Buhay ang barangay and the Philippines slaying the Singaporean squad! Ubusan ang lahi para dito sa MSC. At real talk lang, ever since game 1, sobrang taas ng kalamangan ng Omega. Mga kabarangay, tuloy ang pangarap. There's your celebration from the CEO and Coach Pakpet and Coach, Zapto. Si Coach Why Not. Si Coach Why Not. Tsaka si Coach Pakpet. Maniguradong tumitibok ngayon ang puso ng Omega. But it's still not over yet.